Hello po sa inyong lahat at magandang araw po muli. Welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay isishare ko lang po yung aking ginawang Bluetooth speaker. Bali, ano po ito sa customer? Meron po siya mga lumang speaker. Ito ay gusto niya pong gawing Bluetooth na po siya. Kasi yung kanyang pong minicom po na Aiwa ay sira na po siya. Kaya sabi ni customer kung pwede para mapakinabangan yung kanyang mga speaker. So ito po yun, dito po galing yung speaker na yan. Bali, dalawa po ito, isa nasira na yung kaha niya. Naiwan lang yung kanyang yung woofer sa yung tweeter. So ito po yung tweeter niya, ito na yan. Ay yung woofer po, ito yan, itong dalong yan. Tapos yung tweeter, ito po yan, ito na yan. So bali, pinat ko lang to para ma-plus dun sa kanyang surface. Yan po yan. Ito, hindi ko na po ginamit itong maliit na tweeter. So ito po siya yung kanyang naging resulta. Bali po, ang ginamit ko lang materials dito ay yung ano po ito, yung mga lumang plyboard. Tinabas ko lang po siya. Ayan. So nasa inyo po kung anong gusto nyong sukat. Bali, sariling sukat ko po itong ginamit na to. Then, umorder ako sa Lazada ng Bluetooth speaker, Bluetooth decoder. Ano po ito? 40 watts per channel. So, meron siyang 80 watts total. Ayan po siya. So, kung makikita nyo, ito namang grill na to ay sa mga lumang speaker po ito. Bali, pininturahan ko na lang siya para maging mukhang bago. Ayan. So ito yung kanyang woofer and medyo nayupi na nga siya. Makikita nyo. Kasi lumang-luma na kasi lumang-luma na po siya. Ayan. So yun ang naging resulta niya. Ito naman po yung aking mga ginamit na carpet and so madali lang pong tabasin yung carpet, madali lang magbalot nito. Ngayon yung mga corners po niya sa mga lumang speaker din po ito. Bali, pininturahan ko lang din siya para maging mukhang bago. Ayan. Then, nilagay ko siya ng isang ng air vent. Ayan po. Nakita yung air vent niya. Bali, sa lumang speaker din po yan. Ayan, yung right niya. Ito yung left. Ayan, mayroon din siyang air vent. So, ayan po. Then, yung likod niya, lagay ko siya ng main power switch kasi meron po itong transformer sa loob. Nilagyan ko ng 3 amperes na transformer, 12 volts kasi 12 volts po itong supply nito, yung Bluetooth decoder. Ayan. So yan po, makita nyo yung kanyang kabuuan. Then ibalik natin itong kanyang grill. Bali, hindi pa po ito totally tapos kasi itong grill na to lalagay ko pa siya ng mga clips. Ito, may mga clips pa yan. Bali, ito luma rin po ito, pininturahan ko lang din para maging bago, para maging black siya. Ayan, gagay ka natin dito sa para hindi siya mahulog. Ayan po, itutorial natin yan dito. Dito yan po. Yan. Yung apat na yan. Dapat corner niya. Dito siya. Yan. Yan po yan. Para hindi siya mahulog. So, okay po. Ah, ito. Hindi natin nalagay ng grill o cover kasi wala tayong sukat dito. At wala rin pong available na pang cover niyan. So, ganyan lang po siya. So, ayan po ang naging resulta. Bali, madali lang pong gawin to. Basta meron kayong mga tools gaya ng skill saw, then jigsaw, tapos sa ano lang po, yung carpet, ayan, carpet, then stick well. Gumamit tayo ng stick well para mas madikit yung ano niya, hapit.
So, ayan po, yung stick wheel na ginamit natin para yung mga corner niya at yung paglapat ng plyboard ay mas makapit. Then, pako na maliliit lang po siya. Ayan yung ating gamit na material. Saka yung mga black screw, ayan po siya. Normal naman po ito, nabibilis ito sa hardware, yung mga black screw na yan. Ito naman yung mga screw, mga tira-tira lang dyan sa mga aking sobrang tornilyo. Ayan po siya. So okay po, pwede natin siyang testingin para marinig natin yung kanyang sound. Ayan po siya. So yun ang ating Bluetooth DIY speaker na pinagawa ni customer. Ayan. So medyo hindi natin na perfecto yung kanyang line. Ayan po, medyo sumabali ako ng konti rito kasi na-stress po siya nung pag ano ko ng cutter, pag hiwa ko, na-stress po siya. So gagamit po tayo ng matalim na cutter gaya nito. Ito ang ginamit ko rito. Yan, ito ating mga materials para makabuo tayo ng Bluetooth speaker para mas magandang pang-cutter dito sa carpet niya. Ayan. Yan po ating mga tools. So okay po, pinati siyang testingin. Ayan, ating Bluetooth speaker ni customer. Nakita niyo po yan. So yan, yung apat na mga corner niya para mas matibay po siya. So atin pong testingin sa Bluetooth. Bali ano po ito, Bluetooth, USB, tapos meron po siyang FM. Yan, pero ang customer man gusto niya parating Bluetooth lang or USB. Kaya hindi ko sa kinabit ng antena para sa FM. Kasi pag may antena, magbubutas pa po tayo rito. So, okay na po yan. Pero kung nasa malapit lang naman siyang station ng FM, makakasaga po siya. Pero kung malayo na yung lugar niya, medyo mahina na po yung reception ng FM niya. So, ayan po siya. Yan po ang DIY Bluetooth speaker ni customer. From Iowa speaker na scrap. So okay po, testingin natin. Bawa tayo ng Bluetooth. Ito po yan. I-Bluetooth natin. I-mail po natin. Iyon natin yung ating CP. So ayan po. Bawa tayo ng song. So ang kanyang name ay GQBT. Yung Bluetooth name po nitong decoder. So, check po natin. Pause, then play. Thank you.
okay po at sana'y nakatulong po sa inyong video ito, lalo na sa mga may lumang speakers. Ay, pwede nyo po itong pakinabangan. Ganyan po, mga sira na po siya o nasira na yung box niya. Gawin lang po yung Bluetooth speaker siya. Kunin nyo yung woofer niya, tweeters, then gawa po kayo ng box, then carpet. Ayan po, makabuo na kayo ng Bluetooth speaker. Kasi kung meron kayo mga itong tools para mabutasan nyo po yung kanyang vent air, ayan po, mas magandang gamitin to. So okay po, at sa mga bago pa lang po sa aking channel, pa subscribe na rin po at like and share po natin para po lagi nakakapanood ng aking mga technical works in repair. Maraming salamat po sa inyong panonood. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. And I am